KKK by Jeng and Otep. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. At saka, i-click lang po ang bell. Bell button. Para naman po ma-notify kayo sa aming mga uploads o mga latest updates. Ayan. Mayroon nga po pala akong mga uploads din sa ating shorts. Nakabukod na kasi siya ngayon sa videos, kaya pwede nyo rin siyang i-check. Ayan! Bago pa humaba ang aking mga sasabihin, solo vlogger tayo ngayon, kaya hindi gagalaw ang ating video. Ayan, dahil may pasok po si Otep. Of course, tayo lang mag-isa ngayon dito. Pero magbablog tayo ng isa sa pinakapaboritong pagkain ni Otep. Actually, hindi lang isa. Pinakapaboritong pagkain ni Otep. Ang chicken nuggets na napakadali lang palang gawin. Diba? Ang ating mga ingredients, of course, simulan na agad natin para naman mabilis tayong matapos. Ayan po, kalahating kilong manok. Lagpas siyang konting isang guhit sa kalahati. 0.6, pero sabihin na natin kalahati kasi merong tubig-tubig pa yan ng konti. Diba? Kalahating kilong manok. Mamaya ay gigilingin muna natin, of course, kasi chicken nuggets naman ang ating iluluto. Hindi pala natin siya iluluto. Ipi-prepare. Para sa ating mga ingredients, of course, mga pampalasa, ang ating asin. Asin, white pepper, bawang na powder, garlic powder, paprika. Kung wala po kayong garlic powder, pwede naman pong bawang, katulad ng ginawa ko. Wala akong onion powder kasi ang onion powder, pag bumili ka, tumitigas. Nako guys, nasasayang ang aking onion powder, tumitigas. Kaya ito, raw ang ating onion. Tigi isang kutsarita lang yan. 1 teaspoon lahat. And then, meron din tayong 1 teaspoon na baking powder, pampaalsa lang ng konti. 1/4 cup na cornstarch, of course. At saka meron tayong tubig dito na ihahalo natin para naman mamix natin to. Pero may tubig na rin konti. Sa ating breading naman, o yung pagbabalutan ng ating chicken nuggets. Pagbabalutan talaga. Meron tayo ditong harina. All-purpose flour na kalahating cup lang yan. Pero pwede naman tayong magdagdag or malamang may matitira kung halimbawa hindi na natin makoat. Coating natin yan. Yan yung ating mga pang-coat. Siyempre, may itlog tayo na binati na may konti pang hindi bati. Yung egg white. At saka, breadcrumbs. Seasoned na po itong ating breadcrumbs. Kaya hindi na tayo maglalagay dito ng mga iba pang paminta or asin dito sa itlog at saka sa harina. Kasi seasoned na to. Okay? Pwede naman kayong hindi gumamit ng seasoned. Pwede din kayong gumamit ng mga homemade na mga breadcrumbs. Pwede din yun. Kaya lang wala naman kasi akong mga breadcrumbs na homemade. Kaya naman, ayan. Yung ready-made na flavored na. O seasoned ang nakalagay, hindi flavored, seasoned. Okay? Simulan na natin. Gawin muna natin tong ground, of course. Tapos, isama na natin ang ating sibuya sa pagdudurog ng ating karne. Ayan, meron tayo ditong food processor. Durugin natin ng unti-unti. Kailangan, ano kasi to, medyo pino. Sana kayang pinuhin ang aking food processor na palaging naghahang. Kumbaga sa cellphone ay palagi itong naghahang. Ayan. Bora na tayo din eh. Sana naman ay huwag mag-brown out. Yun pang isang kalaban natin dito sa pagluluto. Ang brown out. Tabi muna natin yung ibang mga ingredients. Isama na natin ang ating sibuyas, of course. Kasi baka makalimutan pa natin. Naku! Wait lang. Tingnan natin kung gaano kadurog. Madurog. Pero yung sibuyas natin, hindi masyadong nadurog. Ulitin natin mamaya para durog na durog talaga. Isang pasada pa mamaya.
Unahin muna natin tong i-ground. Pero ano naman ah, ground naman ah. Maganda rin naman yung ganyan na merong nakakapa na meat. Pero ito ay pure meat talaga. Kasi yung nabibili natin na napakamahal na chicken nuggets na paunang ating mga anak na ko. 500 pesos na yung malaking ganun. 500 plus na. Marami siyang ano, harina siguro. Konti lang yung meat. Eh, si Ote pa naman ang hilig-hilig doon. Ang gagawin natin, yan ang gusto ng ating mga anak. Yan. Okay. Next round ng ating giling-giling. Durog na rin naman. Pero yung sibuyas ko kasi doon, hindi masyadong nadurog. Okay na! Pero parang gusto ko pa siyang pinuhin ng pinong-pino talaga. Oh. Baka kasi hindi malasahan pa yung sibuyas buong buo. Bakit kaya yun? Hindi sumama yung sibuyas. Wow. Nagtaka pa. Ulitin ko yung may bandang sibuyas lang, guys. Tapos balikan ko kayo para sa pag-uumpisa na ng pag-mimix natin, okay? Ayan, guys, pinong-pino na ang ating chicken. Chicken breast ito ang aking kinuha para naman hindi mahirap magtanggal-tanggal ng buto. Yung iba nga, ang binibili nila kapag mga pang-negosyo or hindi naman sila kakain, mga chicken trimmings. Meron kasi nabibili nun sa palengke, chicken trimmings talaga, mas mura yon. Yung iba ka, binibigay na lang yun eh, pag may mga kasamang mga buto-buto. Actually, nakakakuha ko noon pangkain ng aking mga muning sa aking suke, chicken trimmings. Pero hindi natin syempre yung gagamitin dahil sariling anak natin at tayo rin ang kakain, ako po. At saka kahit na magbibusiness, huwag tayong maggamit ng mga trimmings. Bibili lang tayo ng magandang klase talaga ng karne. Kasi yung mga trimmings na yun, maraming mga taba-taba, halo-halo yun, may konting balat, may balat siya, may mga lipid, halo-halo, eto purong laman, ayan, pinong-pino na siya. E syempre, ano pa ba ang gagawin natin, kundi halo-haluin natin ang ating mga ingredients. Etong salt natin ay wala kaming iodized salt, wala akong iodized salt, pero mas maganda kung pinong-pinong iodized salt. Eto ay dinurog ko lang na asin, of course, ayan. Dahil malapit kami sa asinan, hindi na kami bumibili ng iodized salt. Etong ating white pepper. White pepper ang nilagay ko para hindi masyadong maitim-itim ang ating nuggets. Siyempre yung garlic powder na napakabango, pampabango ng ating chicken nuggets. And then paprika. Sa mga ayaw ng paprika, pwede namang wala ng paprika. And then of course, ilagay na natin ang ating baking din. Baking powder. Lahat na 'yan, oh, 'di ba? Pati ang ating cornstarch. Okay. Halu-haluin lang natin. Mix, mix, mekos, mekos. Ah, i-mekos, mekos natin. Ayan, oh. Kailangan halong-halo ang buong manok. Malagyan ang ating mga ingredients dahil pag hindi, walang lasa yung iba. Kaya kailangan nating galingan. At lagyan natin ng konting tubig. Konting-konti lang, guys. Ayan. Konting-konti lang. Nang sa ganon ay mabasa ang ating baking powder at umalsa-alsa. Oh. Saka syempre para mabilis maluto yung ating manok if ever may moisture content. Pwede pa nating lagyan. Pangit naman kasi yung dry na dry. Kailangan medyo may moisture din ng ating chicken. Ayan. Mix na mix na. Ayan.
Kung gusto niyo naman na medyo maraming harina or maraming cornstarch, nasa sa inyo naman yan. Kinontian ko lang para naman ang malasahan ni Otek ay purong-purong manok. Kasi anak ko naman yun eh. Anak naman natin nakakain yan, saka tayo rin. Diba? Huwag na nating tipirin, huwag na nating lagyan ng harina, halo-halo ang harina dyan. Yan. Ang bango. Yan. Yan, eto na guys. Pagkatapos natin itong mamix, ay i-rest muna natin to sa ref ng mga at least 30 minutes para mag-bind muna sila bago natin ilagay dito. Kasi, idadirect na natin to ng lagay sa ating storage box, okay? Sa ating baunan, tapos ilalagay na natin mamaya. Bukas pa kasi ang luto na to, bukas pa ang kain. Para mag-bind. Saka para hindi magdikit-dikit kapag inano natin. Ay, ilagay muna natin sa ref. Pwede rin naman na bilog-bilugin muna na, ay kwadra-kwadraduhin muna natin bago natin ilagay sa ref. Pwede din yun. Pero ilagay na muna natin sa ref. Para diretso na kasi mamaya dito sa ating box. Yan. Balikan natin after 30 minutes. Ayan guys, after 30 minutes na nailagay natin ito sa ref. Ayan, medyo mawasa-masa ang ilalim. Gawin na natin, of course. Meron tayo ditong pansukat. 1 tablespoon ang size. Ayan. Medyo tumigas ng konti. I-flat lang natin sa 1 tablespoon para magkakasing laki. Pwede naman natin itong ilapat sa halimbawa kung meron kayong tray. Ilapat nyo sa tray, tapos get-getin nyo doon. Pwede naman yon. Pwedeng pabilog, pwedeng pa-kwadrado. Pero ang usual kasi ay pa-kwadrado, kaya kwadraduhin natin. Ayan. Ganyan lang. Oh. Kwadrado. Tapos, ilagay natin sa harina. Lumipad pa yung harina. Ayan. Lagyan natin sa harina. Tapos, iset aside muna natin. Mamaya natin ilagay doon sa ating, dito ko muna ilalagay. Wala akong lagayan. Parang pabilog na siya. Mamaya na natin ilalagay sa itlog para naman hindi mag-mix-mix sa kamay ko. Kasi pag dinirect ko yan ng itlog, tapos breadcrumbs, hindi mababasa na yung kamay ko. Para may isa-isa lang yung size niya. Pwedeng pabilog na yan. Pwedeng mukha na siyang kwadrado. Pero bilog kasi yung aking pansukat. Kaya bilog na to. Yan. Okay. Ganyan lang. Kukuha muna ako ng plato. Tapos balikan ko kayo pag nabilog-bilog na natin at nailagay na natin sa harina guys. Hirap talaga ang solo vlogger. Siyempre, kailangan tanggalin ko muna to kasi pipindutin ko yung off ng camera. Ayan guys, natapos na ang ating pagkukoat ng harina. Naka 25 pieces tayo na ganito kalalaki. O, diba? Pero may natira pa sa ating kalahating cup ng harina. I-coat naman, eto na yung iba, eto yung iba dito ko nilagay. I-coat naman natin. Ayan. I-coat naman natin sa breadcrumbs. Unahin muna natin sa ating itlog. Para syempre kumapit yung breadcrumbs. Hindi makakapit yung breadcrumbs kung walang itlog. Saka natin lagyan ng breadcrumbs. Ayan. Ayan. O, diba? Nuggets na nuggets. I-direct na natin dito sa ating lalagyan. Kasi ilalagay ko sa freezer yan.
Bukas pa kasi ang luto na to, guys. Pero pag nakita to ni Otep, baka mamayang gabi. Magluto na kami. Wow. Yan, oh. Diba? Meron lang kadali, oh. Meron na tayong chicken nuggets. Mabilis lang naman ang proseso. Yan. Yan. Karamihan talaga ng mga bata, mahilig talaga sa mga chicken nuggets. Or chicken. Mga chicken products. Si Otep talaga sobra. Sobrang hilig. Pero before, nung maliit siya, meron siyang severe allergy sa ano, guys, sa chicken and shrimp. Nung kasagsagan ng kanyang asthma, meron siyang ganun. Pero meron siyang allergy, pero na-outgrow niya naman. Nawala naman yung allergy na niya na yun. Nakambal namin dati ang Iterax. Bit-bit namin yun talaga. Kung saan man kami pumunta, halimbawa lalo na mga handa-handaan na hindi namin alam yung mga ingredients ng mga nakakain namin. Bigla na lang yan si Otep mamamantal, guys. Kaya nakakatuwa naman ngayon. At nawala yung kanyang allergy sa chicken. Kasi kung hindi, napakahirap. Kakaawa naman. Dumidikit na yung ating breadcrumbs. Pero yung ating ano, firm pa naman. Dumidikit lang sa supot yung breadcrumbs. Firm naman yung ating chicken. Yan. Ulit-ulit lang ang proseso, guys. Tapos, ipapakita ko sa inyo mamaya pag natapos natin lahat. Yan. Ayan, guys. Natapos na ang pag-breading natin. O, pag-breading talaga. Ang pag- aayos ng ating chicken nuggets. Ayan, tatlong layers na tigwawalo, tapos may isa ditong sobra kasi nga 25 pieces yung ating nagawa. O, diba? Mas mura. Mas mura to kaysa sa bibili natin yung isang pack na ganun na ang almost 600 na yata yun eh. 500 plus. O, tingnan nyo naman to. O, ayan. O, magbiprito tayo mamaya para matikman namin nila Otep sa kanila Daddy para naman maipakita namin sa inyo kung talagang okay ba yung lasa at saka talagang ano rin, ang tawag dito, mas makakatipid, o diba? Ang mahalaga naman kasi doon, yung masarapan ng ating mga ipinagluto. Diba? Ayan! Ang ating chicken nuggets! Okay, balikan ko kayo kapag magtitikiman time na po kami. Okay. Yan guys, titikman ni Otep ang ating chicken nuggets. Ito na po yun. Naluto na natin. Medyo malalaki. Mas malaki doon sa binibili. Mas malaki sa binibili daw eh. Yan. Okay. Ketchup ang kanyang type daw. Na hot and spicy. Wow! Mara kay Daddy D. Unang kagat, sige. Masarap. Ano ibang lasa niya dun sa pili-pili chicken? Nakagat mo na ba yung chicken? Yung loob, kagatin mo pa hanggang loob. Lasang chicken talaga siya.
Sige, go. Yung breading, anong lasa? Ang breading lang naman din. Breading din. Not much different dun sa binibili. Oh, di halos parehas din. Mas mura pa yan. Pero yung laman. Dalaman. Talagang lasang chicken. Sobrang hilig kasi niyan guys sa ano talaga, chicken nuggets. Yan, saka sinibols. Sobrang hilig sa chicken. Ano, approve? Approve. Mauulit? Ayan guys, si Tatang. Tikman din ang chicken nuggets. Mm. Kanda. Ano tang? Anong lasa tang? Ayos. Sarap. Sarap. Nagmamadali kasi si Tatang guys. Kasi meron silang validation ng mga seniors. O, oh, diba? Kana! Naghihingi ng, ano yan, ng chicken kay Tatang. Paagang almusal ni Tatang. Kakasunod lang ni Otep. Op! 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 Tinataas yung kamay ng isa dyan. Tinataas yung kamay niya eh. Pahiya. Napahiya ang Lucana. Napahiya. Sarap yan. Nag-taste test din si Lucana. Oh, sarap. Maanghang yan, Tang. Anghang. Iba-iba tayo ng pamamaraan sa pagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya, lalo na sa ating mga anak. Marami sa atin ang handang ibigay ang mga bagay na kanilang nagugustuhan at ihandog ang mga bagay na kinasisiyahan. Ano't anuman ang ating estilo, huwag nating kalimutang balutin sila ng mga yakap na mapagkalinga. Samahan sa paglasap ng kanilang maliliit na mga tagumpay at busugin sa mga pangaral.